Oras mga kaibigan, alas 9 ng gabi. Isang maganda na naman pong gabi para sa lahat ng taga-subaybay nitong programa GMC Café. Mayo 1, 2020. It's May 1. It's Labor Day. Araw po ang ating mga magigiting na mga manggagawa. Magandang gabi sa lahat ng ating taga-subaybay nitong ating payak na programang GMC Cafe. Babatiin po natin ang ating mga masugid na taga-subaybay sa ating pong mahal na Pangulo ng ating bansang Pilipinas, Rodrigo Rua Duterte, at ang buong kabinete ng kanyang kinasasakupan. Magandang gabi rin sa aking may bahay, Mirasol, Sibayan, Katso. Kayon man po kay Mayor Inday Sara Duterte Carpio at buong council po ng Davao City. At sa ating mga magigiting po na mga manggagawang Pilipino, ito po ating mga frontliners. Ang ating mga doctors, mga nurses, mga care or health providers, ating AFP, the Philippine Army, the PNP, and the volunteers. Magandang gabi po. Naway nasa mabuti kayong kalagayan at lakas. Sa ating mga police auxiliary, mga barangay health workers, sa ating mga kapitan, mga councils, barangay councils, binabati ko si Kapitan Remy de la Luz at kagawad ni Rio Pasahe sa barangay Duterte, sa barangay San Antonio, barangay Captain Eddie Boy Altirado at ng buong council, kay kagawad Bibian Sator, magandang gabi. Barangay Captain Jimmy Ubial, sa barangay Wilfredo Aquino, magandang gabi Cap. Kay Arlene Lucenio at ng Muring family, magandang gabi. Sa atin po mga kapitbahay na lagi pong sumusubaybay nitong ating programa. Kay Mr. and Mrs. Edie and Jojo Hilay and family, Nora Hontilla and family, Celia Tampos and family, and Alibiano family, magandang gabi po. Napakaganda po ng gabi ngayon dahil bigyan po natin ng buhay ang ating munting, sabihin ko munti, napakabata po ng ating letter sender ngayon. Magandang gabi rin sa iyo, Brad. Charlie B. Ramos. All the way from Dubai. Magandang gabi. Yan man sa Japan, kay Ruth Libre, magandang gabi. Sa Florida po, meron tayo. Kagawad Vina Casilao. And yun pa rin sa Amerika. Rodante Oy. Japan, Susan Obiedo Shinji. Kay Joy Obiedo Balan sa Kabantian dito sa Davao. Mga Katso family ng Maparat Compostela Valley, magandang gabi. Hinampas family, Doidora family, Kuray family, Muring family, Ayuban family, Barbarona family, and Ireneo Katso family na nasa Manambulan, Turin. Sa mga pamilya po ng Katso, sa pangunguna po ni Mama Neneng sa Surigao, magandang gabi. Gayon man din sa Prones and Kabili family, magandang gabi po. Isang napaka sayang gabi dahil araw po ngayon ng manggagawa, ating mga Pilipinong manggagawa na nagtatrabaho di lamang po dito sa ating bansa, maging po sa kabilang ibayo ng ating bansa or ng ating mundo.
Magandang gabi sa iyo, Teo Marquez. Binabati ko rin ang ating The Fraternal Order of Eagle, Past President Luis Senesa. Siya po ngayon ang in-charge ng ating overseas affair. Siya po yung nag-travel abroad to facilitate chartering clubs from any point in our archipelago. Siya po yun. Kay Kuya Mike Sahid, kay Kuya Brex Curias, Kuya Jeric Socaldito, Kuya Jonathan Sahuna, Kuya Efren Campinan, ang Kuya Jerry Licarte, kapitan po ng Barangay Sasa, at ang kapitan po yata ng, ewan ko kung saan ba, Pasig or sa may bandang Tundo? Tundo ba? Kuya Earl Kin Lim, magandang gabi po. Lalo na po sa aking mga kasamahan sa Villa del Puso. Yung Villa del Puso po ay isang squatter area noon sa Obrero na demolish na ngayon. Wala na po yung lugar. Bagamat ang espiritu po ng samahan ay patigas ng patigas, pasolid ng pasolid. Gawa po ng effort ng ating founder na si Eduardo or Eddie Mandriquez. Kasalukuyan pong tayo ang president nitong organisasyong ito, ang aking vice president si Alex Vidal, ating mga board of directors, si Valentina, Christina, Daisy, Ayet, at yung tita ko na si Auntie Tuling na napakasipag mag-collect ng ating hindi po amelioration, mag-collect ng ating mortuary fund. Napakasipag. At binabati ko rin si Auntie Perla dyan sa Matina at ang buong pamilya niya, at saka si Zaira Abiliana and family. Gayon man din po sa Batch 87 ng Davao City High School, kay Domeng Espina, kay Bakuro, kay Kapitan Ramon Bargamento, kay Aloy and Gigi, kay President Jerry at yung kanyang kambal na si Gary, Rialin Manggubat, Revelin Tomas, Gladys, Joel Garcia. At nasa abroad din po ngayon si Philip Magbanwa and JR Merca. Magandang gabi. Binabati ko rin ang alumni band kung saan po, at tayo pa rin po ang chairman ngayon. Alumni band ng Davao City High School. Lalong-lalo na sa ating aktibo. Napaka-active po na gumagawa din po ng kawang-gawa sa ating mga kababayan ngayon, si Dr. Algen Ipanag. Magandang gabi sa'yo. Ayan. Ricardo J.R. Cuenco. Ay, si Dr. Cuenco nandito. Magandang gabi sa'yo, Doc. Regards mo ako kay Kayang. Kumusta na si Kayang at ang buong pamilya? Magandang gabi. Salamat naman po na napadaan ka. Padaan ba? Salamat naman at nandito ka. Samahan mo ako sa isang oras nating programa, GMC Café. Pag-usapan natin ang kwento ng isang kababayan na may dinudulog na kaunting problema. Kaunting mga katanungan sa buhay. Ulit-huli na lang po, binabati ko ang buong pamilya ng New Creation Church, kay Ate Joy Roque, kay Ate Bining Antiting Lumanog and family, kay Elmer and Ruth Lim and family, kay Renato or Rene and Jenny Yap and family, kay Val and Nene Alforque and family, sa mga Refresca family, magandang gabi rin. Mark Bakang and Shine Bakang and family, magandang gabi. Kay Sister Neneng and Brother Benedict Felisarta and family, magandang gabi. Kay Engineer Boy Sarili, atin pong drummer, magandang gabi. At sa buong pamilya, lalo-lalo na kay Amelie, isa po sa ating bagong-bago lang ng anak, young people dati. Naging inspirasyon din ang ating mga young people. By the way, bukas po ay special edition. Bibigyan po natin ng buhay ang isang matagumpay na isang bachelor, binatang-binata. Nagtatrabaho po, stable na ang trabaho.
Nagpursige pa rin mag-aral para maging guro at ngayon ay lisensyadong ganap na guro. Wow! Ako man ay excited na excited. Kausap ko siya kanina at salamat naman at pumayag na bigyan buhay ang kanyang ang kwento ng kanyang buhay. Isa sa himpapawid ang kwento ng kanyang buhay. Magandang gabi sa iyo, Brother Norwing Dawa. Binabati ko rin ang ating mga pastors, no, sa Jazz. Magandang gabi kay Sir Matanod. Magandang gabi kay Sir Matanod at sa kanyang ama na pastor po, kasama natin. Mga kaibigan, it's already 9:10. Brought to us by GMC Café. Kung saan po habang tayo ay umiinom ng kape, pakinggan po natin at batiin ang ating mga kababayan, mga kaibigan, bigyan po natin sila ng encouragement na magkaroon ng dagdag na kalakasan, lalong-lalo na ang ating mga frontliners. Magandang gabi. Okay, yung mga nag-thumbs up, mag-wave naman kayo na makita ko yung ano nyo, makita ko yung mga pangalan ninyo. Kasi hindi ko makikita. Alright, mga kaibigan. Ito, ang kwento po ngayong gabi, hindi lingid sa lahat, yung hindi po nakakita ng advance announcement ko, advance publish ko. Ang kwento ngayong gabi ay hango sa buhay ng isang bata. Hindi naman kabataan, it's a young people. Isa po siyang 22 years old, single, and out of school youth. Siya po ay isang shine boy. Ang kanyang pangalan ay si Jerome. Magandang gabi, Sir Gilbert, at sa tagapagtangkilik ng programa GMC Cafe. Natutuwa po ako at sa buhay kong ito, madidinig ko ang kwento na sarili kong kwento. Salamat sa pagbukas mo ng pinto upang ako'y makilahok sa programang ito. Ako po ay tubong lansangan. Palaboy-laboy sa lansangan. Wala pong hindi nakakakilala sa akin. Mag-umpisa akong namuhay sa lansangan sa isang bayan, parito't paroon. Mga establishmento po, halos lahat ay napasok ko na upang humingi or manlimos para po aking makakain. Hindi ko po naranasan pumasok sa paaralan sa kadahilan ng wala po akong interest mag-aral. Nabubuhay po ako sa diskarte. Sumasama sa mga palaboy ng mga kabataan, nakikipagbasag ulo sa mga kabataan sa lansangan, at naging kakambal ko na yata. Naging kakambal ko na ang hamog sa gabi. Nagiging kapatid ko na ang lumaban, hindi nagpapatalo. Yun po ang buhay ko. Natuto po akong magbilang
dahil po may mga kasamahan akong tinuturuan akong magbilang. Minsan tinitignan ko yung sarili ko, nanunood ako sa labas ng paaralan, naiinggito ako sa mga kabataan. Gustuin ko man pumasok ay tila napakadulas po sa akin ng kapalaran. Sa edad po na 7 taon, nagiging assistant na po ako ng isang naglilimpya buta. Nagtatawag ng mga taong gustong magpagawa o gustong ipalinis sa amin ang kanilang mga sapatos. Palagi din po akong mapasubo, mapaaway dahil ewan ko po ba? Eh minsan hindi ko naman tinatawag, ako ang pinupuntahan. Hanggang sa yun na po ang buhay ko, araw-araw doon na kami natutulog sa labas ng parke. Pag may mga okasyon, nakakakain kami ng masarap. Pag may bibigay ang gobyerno sa mga nakatira lang sa lansangan, masarap po yung pagkain namin. Minsan po ay kumakalam ang aking sikmura. Gawa po ng kung matumal din po ang hanap buhay sa paglilimpya ng bota. Sa kabila po ng lahat, hindi ko ikinahihiya itong trabahong ito. Hindi ko po ikinahihiyang ganito ako. Kung kilala ko lang sana ang totoong mga magulang ko, na yun naman po ay pinagkait sa akin ng taong minsan ay umampon sa buhay ko. Hindi ko po kayang tiisin ang ikulong sa bahay, talian ang paa, papaluin, hahampasin. Kaya iniwan ko po ang kaisa-isang taong sana ay nagiging magulang ko na rin. Kung hirap lang po sa buhay ang pag-uusapan, masasabi ko pong matibay ako dyan dahil marunong po akong kumain ng mga pagkaing tira-tira na mapupulot mo lang sa tabi po na mga karinderya at mga pakainan o restaurant. Ngayon pong nasa 22 years old na po ako, napagtanto ko o naitanong ko sa buhay ko, kung bakit ako ganito? Ano po ba ang dahilan kung bakit ako narito sa mundong ito? Tinatarong ko rin. Kasi palagi kong nadidinig sa parke yung mga taong nangangaral ng banal na aklat na mahal daw ako ng Panginoon.
si Jesus po raw ang daan. Minsan pa nga nakikinig ako doon sa parke na sila po'y nagtatawanan, nagtatalunan. Kaya naisip ko, kasi sabi nila, ang Panginoon daw ay pagmamahal. Pero, yan po mga tao na yan, ay bakit nag-aaway? Talagang pinagdidibatihan kung sino po ang tama. Sino po sa kanila ang mali? Ano po ang tama? At ano po ang mali? Minsan pa nga naisip ko, eto mga tao na to, ano kaya din ang buhay nila ikumpara sa buhay ko? Ako po ngayon ay masasabing kontento na po dahil sa pagnenegosyo or sa pagbigay po ng serbisyo na maglinis po ng sapatos. Minsan nasabi ko sa sarili ko, eto mga taong ito, sinasabi nila na ang Panginoong Diyos ay pag-ibig. Pero bakit po sila nag-aaway? Makikita ko, may mga rally sa parke. Sasabihin ng isang tumatakbo, ako'y magsiservisyo. Sinabi nila na sila'y magsiservisyo, sila'y maglilingkod sa mga tao. Pagkatapos po ng isang linggo, may tatayo na naman sa entablado, nagdadala ng mga bandila, binabatikos po ang gobyerno. Pababain po kung sino ang namumuno. Minsan din nakita ko sa parke, may mga taong nakaupo lang, maya-maya aalis. May mga tao ring tuwang-tuwa na naglalaro sa mga kalapati, pinapakain nila ang kalapati. Pagkatapos nun, maya-maya, sila'y nawawala. Marami po akong katanungang alam ko na ito ay may mga kasagutan. Ang tanong ko po sa sarili ko mula nung nag-birthday ako. Ako ngayon ay 22 years old na. Ano po ba o ano ba ang dahilan kung bakit ako narito sa lupa? Ano ba ang aking tungkulin? Ano ba ang aking role dito sa lupa? Sana po ay mabigyan ninyo ng katanungan o kasagutan ang aking mga katanungan. Lubos po na gumagalang, Jerome. Once again, magandang gabi sa ating mga ngayon lang po nag-pop up, nag-wave si Ruth, Ruth Libre. Magandang gabi. Magandang gabi, kumbanwa. GMC, that's Japanese. Ay, arigato. Si Ma'am Mila, nandito po kasama natin ngayon. Sige, umpisahan natin kaya medyo mahaba-haba po ang pag-uusapan natin ngayon. 25 minutes na po ang lumipas. Pagtulungan po natin, Mamila, if mayroon kang maibigay na payo o opinion sa letter ng ating sender ngayong gabi, isa pong karangalan na ipabahagi ito sa ating mga
listeners, ating mga taga-subaybay. Umpisahan ko kaagad. Okay? Ano po ba ang purpose ng buhay mo dito sa lupa, Jerome? 22 years old. Wow. Alam mo? Saludo ako sa iyo. Medyo napaaga ang pagiging mature ng pag-iisip mo. Bagamat ikaw ay binata, hindi nag-aaral, hindi nakapatong ng elementarya at high school. Pero sa tingin ko, may alam ka sa buhay. Mahirap po ang tumira sa lansangan at lumaki, nakikipag sa palaran, sa init ng araw, sa ginaw ng gabi. At napakadelikado po para sa isang batang katulad mo noon na nakikipagsapalaran upang hindi maagawan ng tutulugan, upang hindi maagawan ng pagkain o tirang pagkain. Hindi basta-basta ang iyong pinagdaanan. Kaya nga, dyan pa lang, alam kong may alam ka sa buhay. Marunong kang dumiskarte. Okay, Jerome, sa gabing ito, bibigyan natin ng sagot yung iyong mga katanungan. Ano ba ang purpose natin sa buhay sa mundong ito? Ikaw ngayon ay nabubuhay sa paglilinis ng sapatos. Kaya nga pinag-aralan ko, pinag-isipan ko kung anong gawin kong pamagat. Ngayon, pinamagatan kong Limpiya, Bota. It's a shine shoe. Isa kang shine boy. At progressive na ngayon ang mga shines, no? Yung mga nagsashine boy, progressive na ngayon sila. Okay, uunahin na natin, no? In 1 Corinthians 15 verse 58, "Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move on you. Always give yourself fully to the work of the Lord because you know that your labor is not in vain." Magandang gabi sa ating butihing Bishop, Bishop Aurelio Caminade, Flores Caminade, at saka kay Eric Corda na nasa Macau. Kasama natin yan noon sa isang fellowship center doon. Magandang gabi po. Alam mo, nagkakataon eh. It's a Labor Day ngayon. Tapos ito ikaw, nagtatrabaho. Bagamat wala kang amo, pero yung pinaggagawa mo ngayon ay napaka-noble. Yan, si Sir Ronel, matanod. Magandang gabi sa'yo, sir. Your labor in the Lord is not in vain. Bakit ko sinabing in the Lord is not in vain? Okay. Kasi tayo mga nilikha ng Diyos, papayag man tayo sa hindi, we are created to praise and worship the Lord and appreciate His deeds. Ilang episode na ang naipalabas natin dito. Palagi kong sinasabi that we as human as we are designed by our Almighty God. Alam ng isang kumpanya na ang kanilang produkto ay depektibo. Kaya nga, pag may sasakyang ganyan, i-retrieve ng company yan para hindi masira ang pangalan ng company. Ganon din ang ating Panginoon. When He created man according to His likeness and image, dinisenyo tayo ng Panginoon para sumamba
at magpuri sa kanyang kadakilaan. Dati, ang ating relationship sa Panginoon ay napaka-intimate. Ngunit, nung si Adan at si Eva ay nagkasala, bigla yung nabatid or napatid. Naghiwalay. Kaya ang tao, nangangapa. Naghahanap ng paraan kung paano maibalik ang relasyong iyon. Mabuti na lang at napakamahal or minahal tayo ng Amang nasa langit at hindi siya nagdadalawang isip. Naipadala ang kanyang bugtong anak na si Panginoong Hesukristo upang maibalik ang relasyong iyon. Dahil sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang ating mga kasalanan ay tinabunan ng dugo na iyon at tayo ay pinatawad ng Ama sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, sa gabi pong ito ay isang munting shine boy ang matapang naharapin ang katotohanan. Hindi natatakot na alamin kung ano ang karapatan niya bilang tao dito sa mundong ito. Kung tatanggapin natin si Panginoong Hesukristo sa puso natin, yan po ay malinaw na malinaw sa banal na aklat. As many as received Him, give Him to them, He gave them the power to become children of God. Because the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Simple lang. Jerome, kung gusto mong malaman kung anong purpose mo dito sa buhay, dito sa mundong ito, ang purpose mo ay magpuri at magdasal, magbigay pugay, sumamba sa ating Panginoong Hesukristo. Totoo yan. Maraming form of worship to God. But paano mo ma-appreciate ang isang gawa ng isang nilalang kung wala kang connection sa kanya o kung hindi mo siya kilala o kung wala kang relationship sa kanya? Paano mo ma-appreciate yon? Talagang hindi mo ma-appreciate. Wika nga ng iba, I don't care. Bakit sino siya? Pero kapatid, kapag ka ang etong Panginoon ay i-consider mo na nagpakamatay sa'yo at tatanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas, ngayon mo ma-appreciate na yan pala talaga ang purpose mo sa buhay dahil sa ginagawa niya o dahil sa ginawa niyang pagsagip sa'yo. Ang daming sakripisyong ginawa ang ating Panginoong Hesukristo. In 2 Thessalonians, in Romans 12 verse 11, not lagging behind in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. Okay, magiging diligent tayo sa Kanya. In 2 Thessalonians 3 verse 7, for you yourself know how ought to follow our instruction, because we did not act in undisciplined manner among you.
pinag-uusapan dito ay yung pinaghirapan natin. Ang pinaghirapan natin na magiging mabuti sa balat ng lupa. Katulad ng sinabi ko, it is only like a filthy rag in the sight of God. Walang mabuti sa atin. No, not even one. But Jesus Christ did. Kung tatanggapin natin si Jesus Christ as our personal Savior, makikita ng Ama sa langit ang pagkamabuti ng kanyang anak. Makikita niya sa iyo. Yan ay tanggap na tanggap ka ng Amang nasa langit sa pamamagitan ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga, ang purpose natin sa buhay, katulad mo, isa kang huwarang, hindi ko naman pwedeng sabihin palaboy-laboy, hindi ka naman palaboy ngayon, magiging set sa good example sa mga taong napariwara. Sa mga taong walang direksyon sa buhay. Napakabata mo, hinahanap mo ang katotohanan kung ano ka sa mundong ito. Eto ka. Eto ka. Ginawa ka ng Panginoon according to His image and likeness. Special ka sa ating Panginoon. Sa edad mong 22 years old, malaki pa ang tsansa. Marami ka pang pwedeng gawin, marami ka pang maaring gawin. May mga ano tayo ngayon, may mga programs tayo sa government na makakatulong sa iyo upang ipagpatuloy or mag-umpisa na mag-enroll para mag-aral. Pwede kang mag-enroll ng ladderize or yung ALS, Alternative Learning System. Magtanong-tanong ka sa mga paaralan, may mga programs na para sa mga hindi talaga nakapag-aral at ikay talagang kanilang matutulungan. Isipin mo ha, kung ikaw lang ay nakapag-aral at nakagraduate, siguro isa kang engineer ngayon or siguro isa kang doctor, isa kang abogado o isa kang malaking negosyante. Pero hindi pa huli ang lahat. Maraming mga bagay na maaari mong umpisahan. Maraming mga bagay na maaari mong umpisahan. Umpisahan mo. Gawin mo. Batang-bata ka pa. Ang dami mo pang bagay na maaring matutunan, malalaman dito sa mundo. Mas may advantage ka. Kasi alam mo kung paano mabuhay sa kahirapan. Alam mo kung paano dumipensa, i-depensa ang sarili mo kung may mga taong manakit sa'yo. Alam mo kung paano ikubli ang takot dahil lumaki ka mag-isa sa buhay mo. Magandang gabi kay Shola Ambi. Magandang gabi. Bagamat isa ka nang sabihin ko na may kaunting naipundar na negosyo, maaari mo siyang mapalago. Alam mo ba na ang Panginoon ay gustuhin niya na mas matindi pa dyan, mas malaki pa sa nasa sa'yo ngayon ang gusto niyang ibigay sa'yo. It's because that's the purpose of our life here on earth. To receive the blessings, to receive the favor that God wanted us to have. Ganun eh. Magiging set
magiging good example sa sangkatauhan. Basahin natin dito sa Ecclesiastes 9 verse 10. Whatever your hands find to do, do it with all your might. Kung ano daw yang kayang gawin ng kamay mo, gawin mo with all your might, with all your strength. Magandang gabi kay Kagawad Vina Kasilao. Okay, salamat. Salamat. Right. Okay, balikan natin. Whatever your hands or your hand finds to do, do it with all your might. For there is no activity or planning on the knowledge or wisdom in Sheol. Where we are going. Okay. In Proverbs 14 verse 23, in all labors, sa lahat doon ang paghihirap mo, happy labor day sa mga kapatid natin, mga kababayan natin, mga bayaning manggagawa, hindi lamang dito sa Pilipinas, pati na rin sa abroad. In all labor, there is profit. Kapag ka nagtrabaho ka, meron kang makukuha. But mere talk leads only to poverty. Yung mga nonsense, yung mga walang kwentang bagay, kapag ka mga yun mga sinasabi mga walang kwentang bagay, only leads only to poverty. Magugutom ka. Yan yung mga taong medyo sumobra ang kayabangan sa buhay. Yan, may pwede ka daw pumunta, pwede mo i-refer sa gobyerno, sa Bureau of Education, or sa TESDA, sa mga barangay officials natin na may mga connecting, may mga connections dyan, sila para sa taong may mga pangangailangan. Yes, gagawin natin. No? Tulungan natin. Mag-usap tayo para matulungan. Pero alam ko ginagawa mo yan eh. Kasi sa sinabi mo noon, sumisilip ka sa silid paaralan, nasa labas ka, sisilipin mo kung anong ginagawa. Ibig sabihin noon, curious ka. Magtanong-tanong ka. At matutulungan ka, lalong-lalo na kung saan barangay ka, magpatulong ka sa barangay na mabigyan ka ng referral para matulungan kang makapag-enroll. Or whatever I can help, just PM me please. Okay, sige. Kung anong mga maitutulong, mag-coordinate tayo para matulungan ka. Marami dyan nahihiya lang kasi matanda na daw sila, hindi na pwedeng mag-aral. Bukas napakaganda ng episode natin bukas. From katulad mo nagtatrabaho, nag-aral, ngayon isa na siyang licensed teacher. Very excited ako para bukas. Ganun lang 'yan, pagpupursige. Wag mong i-google ang buhay mo na hanggang dyan ka na lang. Mangarap ka, according to the song, mangarap ka. Yes, mangarap ka talaga. Ask the Lord to give you that enthusiasm to dream. Na kailangan mangarap ka. Kasi kapag wala kang pangarap, katulad ng sinabi ko na isang araw, if there is no vision, the people perish. Ano ba ang direction mo sa buhay na gusto mong tahakin? Kung gusto mong tahakin ay marating mo yon, huwag kang kumaliwa, huwag kang kumanan, dumiretso ka ng matumbok mo yun. Ganun lang yon. Tama yung decision mo na yan. Welcome. Tama yung decision mo na yan. Na, ano ba ang purpose ko dito sa buhay? Tamo na, si Kagawad Vina Kasilaw, alam niya yan kasi
Nung dito pa siya sa Pilipinas, ang daming tinulungan itong mga estudyante. Marami itong pinaaaral, kaya lang yung iba maagang nag-asawa. Bakit kaya ganyan kagawad? No? Bakit ganyan? Pag-aaralin mo, talagang gumaganon. Kasi gusto na mag-asawa. Nakikita ko nga yung isang performer natin. Sabi ko, performer natin to ah. Nagiging parents kasi ako ang nag-cater sa ano. Ako ang nag-cater sa kanilang picture sa ID. Parents, estudyante namin to noon. Performer natin dati. Doon sa kuan, doon sa barangay Pasiano Bangoy. Alam niyo ang buhay? Maraming favor, maraming opportunities, maraming ay sabihin ko sa inyo. Si Kagawad Vina Kasilaw, isa yan sa kilala ako. Kasi doon ako tumatakbo sa kanya noon kapag kawala akong walang-wala kami sa bahay. Ngunit when God reveal His power into our lives sa asawa ko, oh Lord, sinabi ko sa buhay ko, sana noon ito Lord, pero hindi pa huli ang lahat. When we realize that God is really interested into our living, ang Panginoon ay napaka-interesado niya sa ating pamumuhay. No? Ano ang gugustuhin natin sa ating buhay? Darating at darating yan. Kasi pinangarap mo yan. And God planted that into your heart. Ganun. So, balikan natin noon. Si Kagawad Vina Kasilaw, sa kapanahon na namin noon, yung Daku daw, isang depressed area yan ng barangay Pasiano Bangoy. Squatter yan eh. Nadimolis na nga sila ngayon. Magulo noon. Dinimolis sila. Nakatira na lang sa ano, sa tabi ng kanal. Kasi nasa gitna yung kanal eh. May isang performer doon na ngayon ay kilala na. Alam ko si Kagawad, tatawa yan. Okay. Sino yan Kagawad? Ma-remember mo pa? Sige nga, PM nga Kagawad kung ma-remember mo siya. Sige, magbigay ako ng clue. Ang programa nila ngayon sa ABS-CBN ay ang programa niya ay parang saka, magsasaka. Ngayon bago lang naghanap yata si Kagawad Neryo Pasahe, naghanap kung sino daw ang gusto. Yes, Domingo Espina, magandang gabi sa iyo. Now, sino makapagsabi? Ma-remember mo po siya Kagawad? Bumalik siya doon, di ba? Bumalik siya sa Pasiano Bangoy, nagpapasalamat. Yung nanalo sa PBB na Davao City. Saan lang siya nag-umpisa? Nung matapos siya sa teatro, may kaunting yung galing sa ano, yung nanalo sa PBB. Hindi si Risa yung sinabi, yung nag-asawa na. Yung sa PBB, lalaki. Yes! Alam niyo mga kaibigan, ang buhay ni Ruben Gonzaga, kung alam niyo lang, from rag and to what he is right now. Kasi masipag. Napaka-aktibong bata yon. Napaka-aktibo, napaka-sipag. At talagang kuya rin talaga siya. Talagang kuya. Gwapo na si Ruben Gonzaga ngayon eh. Sa lingit sa kaalaman ng lahat, si Ruben Gonzaga ay nagiging part tayo ng kanyang buhay. No? Na sa teatro, ganun yun eh. Na hindi natin alam. Ang Panginoon ay may plano para sa buhay natin. Tayo ang mag-discover noon. Huwag tayong magtambay lang diyan, maghihintay na may darating na biyaya galing sa langit. Hindi yan mangyayari. Kasi dito sa lupa, binigyan tayo ng wisdom, binigyan tayo ng knowledge. Katulad ng ating letter sender, na
maliit pa siya noon, nakikipagla sa palaran sa lansangan. Ngayon, 22 years old na siya, bagamat hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, hindi siya nakapasok sa elementary at high school, hanggang college, pero marunong sa buhay. Marunong sa buhay. Magandang gabi rin sa iyo, Richmond. Richmond Tarala. Ganun yun eh, ganun yun. So, depende po sa atin yun. Depende po sa atin yun kung paano natin i-grab, paano natin gagamitin yung mga natutunan natin dito sa mundo. Paano natin gagawin? Noon, grabe ang pinagdaanan ko rin sa buhay. Grabe talaga ang pinagdaanan ko sa buhay noon. Hindi ko naman sinabing nasa tuktok na talaga ako ngayon, no? Pero yung bang medyo nakaahon ka na, yung bang sabihin mo na, ay salamat sa wakas na yung ayaw mong buhay noon ay nawala na talaga. Kasi itong bahay namin dati is two stories. Sira na siya, gi-collapse namin yung taas. Yung sahig niya, nagiging automatic, nagiging ano na namin, roof na namin. So nilagyan ko na lang ng mga yero. Sa ilalim noon, palaging akong nauuntog. Grabe talaga ang buhay noon. Pero nung malaman ko na ang purpose ko pala sa mundong ito ay hindi maging ganito. Meron talagang something na ipinalaan na inilaan ang Panginoon sa buhay ko. Kaya yun, naghanap ako. Pinag-aralan ko talaga. Nakikinig ako sa mga advice ng mga taong medyo nakakaangat na sa buhay. At hindi kami nagkakamali ng asawa ko. Ngayon, although isang palapag pa lang muna itong bahay, pero at least mataas na yung atip niya. Hindi na kami nauuntog. Hindi na kami binabaha kasi nga mataas na siya. Ganun ang buhay eh. Katulad din ng ating letter sender na go lang ng go. Ito suggestion ko. Strive to study. Mag-aral ka. Kung wala kang records, magpatulong ka sa barangay. Magpatulong sa barangay. Ganun lang yun. Or kung talagang kailangan mo, just keep in touch with us. Diyan, huwag kang mahiya. Ganun lang yun. At may mga taong handa kang tulungan. May mga taong handa kang samahan sa iyong paglalakbay sa mundong ito. Okay. Mga kaibigan, 8 minutes na lang natitira. Sana nabigyan kita ng kaunting kasagutan at nasatisfy ko ang mga katanungan mo. Allow me, Jerome, to lend a prayer to you. Let us pray. Father God, we thank you for this wonderful evening. We thank you, Lord, for the life of Jerome. Thank you, O God, for the enthusiasm, the perseverance, Lord, that he possess. Lord, ang buhay niya, Lord, kung titignan natin, wow, grabe. But then, O God, I pray that in his life, you will open his life to pursue study so that he can take up, Lord, kahit man lang matapos niyang high school, batang-bata pa naman siya. Nang sa gayon ay mas marami pa siyang matutunan at mapalago niya ang kanyang naumpisahang negosyo. I pray also, Lord, for the people who has the same or maybe related story, related problem that no one can answer, Lord, except the guidance of the Holy Spirit through your words, through the Bible's words. Thank you, Father, for the life of Lord Jesus Christ who gave up his life to us, for us. Salamat. Salamat at hindi po siya nagdadalawang isip. Thank you, Father in heaven, for letting us, Lord, use this technology so that we can reach out people who is in need. Kailangan namin silang ma-reach out, Lord, yung mga taong nawala ng pag-asa sa buhay. At least man lang, Lord, mabigyan namin sila ng kapanatagan. Ma-inspired namin sila. Mabigyan namin sila ng hope through your words. Kami lang po ay tao man din. Limited din ang aming kakayahan. But we believe, and I believe, that your word is sharper than to any aged sword. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Once we commit ourselves unto you, you will intervene.
at hindi ka papayag, Panginoon, na hindi namin matatanggap ang biyayang iyong inilaan para sa amin. At hindi ka papayag na hindi namin matatamasa ang kayamanang iyong inilaan sa amin dito pa lang sa balat ng lupa. We thank you, Lord, that every day in our lives, you are giving ideas, you are giving the wisdom that we need. Thank you, Lord, and I pray sa mga kaibigan ko, mga kapitbahay ko, or yung mga acquainted friends na nasa abroad. Bless them, Lord, give them more strength. Tibayin niyo po ang kanilang loob na hindi po sila ma-discourage. Lalo pa yung mga pamilya, Lord, na ang mga iniwan dito sa Pilipinas ay pabaya. Financially, spiritually. Lord, ikaw lang yun, Lord. Ikaw lang talaga ang may alam sa lahat. Kaya nga po, dinudulog namin sa iyo ang aming mga dasal. Idinudulog namin sa iyo ang aming mga concerns. Because we know that you are an all-knowing God. You are the all-knowing God who knows the heart of the King. You own the hearts of the King, O God. Thank you, Father, that your wisdom can give life and your love can save life. Through the death of our Lord Jesus Christ, thank you, Father. Thank you, Lord. I pray, Lord, for our President, Rodrigo Rua Duterte, Lord, give him the strength that he needs to manage this country. Give him, Lord, the wisdom to solve this pandemic crisis. Give him, Lord, the wisdom to decide accordingly. Give him, Lord, the things that he need, as well as his cabinet members. And I pray also to Mayor Sara Duterte, Carpio Duterte, and the council to do the same, O God. Bless her, Lord, and her family. Ilayo niyo po sila, Panginoon, sa hindi mabubuting mga pangyayari. We pray and demand, Lord, that only good things will just happen to them. I also pray, Lord, for our frontliners, our doctors, our nurses, our AFP, our PNP, our armies, our volunteers, Lord, the barangay police, the auxiliaries, down to BHW, down to the daycare center workers, the barangay captains, as well as the functionaries and the counselors. Oh God, Lord, if the state is a God-fearing state, this state, Lord, will be safe, will be progressive, will be developed, and will be abundant. Thank you, Father God, for the time. Thank you, Lord, for the moment. Touch each and everyone's heart, Lord. Touch each and everyone's heart. Bless Kagawad Bina, Kasilaw. Thank you, Lord, for the heart of Kagawad Kasilaw. Bless also Kagawad Bibian Sator, Kagawad Neryo Pasahe. Bless, Lord, Eddie Hilay na nasa Dubai at ang kanyang anak na si Ronel, as well as ang mga pamilya na naiwan po dito. Salamat po, Ama, at alam namin na ikaw po ay sumasagot sa aming mga dasal. Kaya po, ibinabalik namin sa iyo ang dangal, pagpupurit, pagsamba. Sa pangalan lamang po ng Panginoong Hesukristo at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at amen. Well, kay Ma'am Lani Añasco, soy ko, magandang gabi. Okay, kaya, yes, kay Pastor Oliver Chavez, magandang gabi. So, wala na po tayong oras, mga kaibigan. Naubos na naman po ang isang oras natin. Magkita tayo bukas, magandang episode natin. Ito po ang inyong lingkod sa programang GMC Cafe. Gilbert Lopez Martihe Katsong magsasabing, lahat po ng suliranin ay may
kalutasan, lahat po ng problema ay may kasagutan. Sa Diyos tayo ay manalangin at manawagan. Siya po ay nariyan lang, handang-handa kanyang tulungan. God bless all. Shalom. Magandang gabi. Mabuhay po tayong lahat.